Sa ating mga Pilipino, ang mangkukulam ang isa sa pinakakinakatakutang uri ng salamangkero dahil sa kapangyarihan nitong manakit at pumatay mula sa malayo. Marami ang nagpapatunay na hanggang sa kasalukuyang panahon, nananatili pa rin buhay ang kapangyarihan ng ulam. Pero paano kung ang mangkukulam ay mamamatay at maging multo? Taglay pa rin ba ng kaluluwa niya ang kapangyarihan at karunungan ng salamangkang itim? Fernando, sigurado ka bang hindi mapapansin ni Father itong kinupit natin? Itong leche flan? Relax ka lang, Samboy. Hindi mapapansin ito. Wala pa bang balita sa tatay mo? Kailan ka susundin dito? Wala pa eh. Isang taon na nga ako nandito sa ampunan. Pero ni isang sulat galing sa tatay ko, wala pang natatanggap. Kinilimutan na ako nun. Huwag ka mawala ng pag-asa. Susundin ka din nun. Buti nga, may tatay ni hinihintay. Daga lang yan. Ano bang meron dito sa kwarto to? Ewan ko. 5 taon na ako rito, pero minsan di ko pa nakita ang binuksan yan. Gusto mo buksan natin? Ayoko. Saglit lang naman eh. Titignan natin kung ano yung nasa loob. Kunin mo na. Sabi mo, ayoko eh. Mabilis lang? Oo. Basta, tanda mo yung sinabi sa'yo. Dapat kuhain mo lahat ng ipin. Matakot ako sa buhay kasi sa patay. Hindi, buksan mo na. Ang daming pansatsat eh. Sabihin, Father Innocencio, anonymous donor ang nagpatayo ng gusali na kung saan ililipat yung ampunan. May mga tao pa palang ganun, ano? Alam mo, nung una, hindi rin ako makapaniwala eh. Ang galing talaga ng ating Panginoon. Alam niya na marami nang sira ang lugar at nahihirapan ang mga bata. Kaya gumawa na siya ng paraan.
Nakikita naman ng tuwa sa mukha ng mga bata eh. Masaya ako para sa mga bata, syempre. Pero nalulungkot din ako eh, kasi dito na ako lumaki sa bahay nito eh. Malungkot ang maging ulila. Pero dahil kay Father Barbatos at sa mga mababait na staff ng Ampunan, naramdaman ko na may nagmamahal din sa akin. Ang dami kong alaala sa bahay na to. Alam mo, natatandaan ko nung nagbinata ka na at ang sabi mo, kailangan mo nang umalis. Kadarating ko lang noon para nga tulungan si Father Barbatos dahil matanda na siya. Alam mo, lungkot na lungkot siya. Pero hindi man niya sabihin, ikaw ang paborito niya. Grabe, no? Bilis ang panahon. Malapit na pala ulit yung death anniversary ni Father Barbatos. Limang taon na pala, no? Oh, sa Sabado, meron tayong padasal at konting salo-salo dyan sa bagong gusali. Mm-hmm. Hawag ang hindi kayo pupunta, ha? Siyempre pa, Father, pupunta kami. At saka, bibisitahin din namin si Sweet, eh. Baka mm-hmm. magtampo na yun sa amin. Sir? Oh? Kau ba to? Ha? The Wonder Years, ah! Hoy, 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 Boji. Sino nagsabi sa'yo, pwede mong halungkatin yung mga gamit ni Father. Grabe na yan. Grabe siya, ah. Retrong reto, ah. Bangs na bangs. Okay lang yan, Sir Samboy. Cute ka pa rin naman. Oh? Alam mo, Samboy, ah, kahit nung bata ka pala, mukhang di ka na talaga gagawa ng matin. Sobra kayo, ma'am. Nakaka-hurt kayo. Ano nga yan? Balik na yan. Balik na yan. Yan. May bangs? Talaga. Oh, tara na. Maraming pang kakutin. Ay, huwag lang, Samboy. Nandito na lahat ng mga kailangan ko. Bukas darating ang truck na mayor at hahakutin lahat ng mga naiwan. O, paano? Pupunta muna ako sa bagong gusali at may gagawin ako ron, ha? Maiwan ko muna kayo. Sige. Salamat, Ofa. Oh, ano yan, sir? Paano ba yan? Ha? Sabi ni Father, sundin natin. Let's go na. Gutom na ako. Sandali, ha? May ititignan lang ako. Sir, huwag na magsente dyan. Gutom na ako ng medium. Huwag kang mag-alala, Samboy. Pangsamantala lang to. Nabasa mo naman ang sulat ng tatay mo. Babalikan ka rin niya. Pero saan naman po siya pupunta? Bakit di man lang po niya ako sinama? Hindi ko alam, Samboy. Pero matagal ko nang kilala ang tatay mo. At hindi siya gagawa ng ganito mga bagay na walang mabigat na dahilan. Magtiwala ka sa tatay mo. Samboy, sa lahat ng mga kwarto dito sa buong ospisyo de San Basago, yan lang isang lugar na hinding-hindi mo papasukin. Naintindihan mo ba ako? Agosto, 1993. Hindi ko alam kung paano napasok nila Samuel sa landong pintuan ng kwartong yun. Pero nang matagpuan kong anak ni Samuel. Okay lang po ba si Samboy, Father Barbatos? Hindi ko alam, Lando. Bakit naman kasi pumasok pa yun sa kwartong yun? May rason kung bakit ko nilagyan ng kandado yun. Gusto lang naman po namin makita kung ano nasa loob. Sorry po. Samboy, kamusta na ang pakiramdam mo?